gagawa tayo ng trending na cheesy samyang. Lagi ko ito nakikita at ako'y natatakam dahil paglagay pala ng cheese sauce ay nako. Mahina ako sa mga maaanghang na pagkain pero bet na bet ko siyang i-try. Ayan siya. Kuha tayo ng toasted na nori. Lagay natin dito. Ayan. Oh my God, ang dami. Ayan, kain tayo. And eto na nga, dumating na yung ating mga order. Ayan, nag-order ako online. Ayan siya, meron tayong pink na carbonara. Tapos, eto, times 2 na spicy. At eto yung cheese. Actually, maraming flavor ang samyang na boldak. Boldak, oo. Gusto ko sana din yung yung black, yung original ata yun na boldak. Wala, eto lang. And then, meron tayong mga luncheon meat. Ang gamit talaga ay Spam na brand, diba? Kasi naman, nag-buy 2, take 2 yung binilhan ko online. And eto din, I think buy 2, take 2 ba to or buy 1, take 1? Parang basta nandyan. So, kung gusto nyo bumili din ito, ilalagay ko sa comment box yung link kung saan ako bumili. So, alam nyo na, simpleng-simple lang to. Pero unahin natin gawin yung ating cheese sauce. So, meron tayong keso at evaporated milk ang gagamitin ko. Yung iba, gumagamit sila ng fresh milk, pwede din. Pero, evaporated milk ang meron sa akin dito. So, ito yung gagamitin natin. Sa brand naman, kayo na ang bahala kung anong brand ng keso at evap ang gagamitin nyo. And kung gusto nyo talaga na spam, pwede din. So, ayan. Gawin na natin ang cheese sauce natin. So, unang gagawin ay yung isang can ng ating evaporated milk ay ilalagay ko dito sa bowl. Ayan. Dahil tutunawin ko na yung cornstarch natin. Ayan. Mixin natin yan. Okay. Ayan. So, natunaw na yung cornstarch. Ngayon naman ay magtunaw tayo ng margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. Pero alam nyo naman, kuripot ako. So, ginagamit ko ay margarine. Ito po ay buttercup. So, kahit anong brand, pwede kung meron kayong prefer na brand. Ayan, natunaw na ang margarine. So, ngayon ay ilagay na natin ang ating evaporated milk. Ayan. Tapos, ito naman yung evaporated milk natin na may cornstarch. Okay. And then, ilagay na natin ang ating cheese. Ito ay grated na. Okay. And then, lutuin natin ito until maging thick yung kanyang texture. Ayan. I know may ibang paraan sa paggawa ng cheese sauce. Ito na yung version natin. Yung iba nga ginagawa nila, yung cheese whiz, yung cheese na very creamy, tapos lalagyan nila ng gatas. Ganun lang kasimple. So, pwedeng ganun din. And yung iba naman gumagamit ng cheese powder, lalagyan lang ng tubig, tapos lulutuin, and then, ayun na, may cheese sauce ka na. So, pwedeng ganun. So, continuous lang yung ating paghahaluwa dahil may cornstarch ito. So, may tendency na magkakaroon ng bubo. So, baka hindi maging smooth yung texture ng ating cheese sauce. And ayan, eto na siya. Natunaw na yung ating keso and malapot na siya. So, eto ay mainit pa. Pero mamaya kapag medyo lumamig na siya, ay mas magiging malapot siya. Pwede mo na itong gamitin for toppings. Pero mas prefer ko na mas malapot siya para hindi siya yung parang nagdi-drip siya agad-agad kasi runny pa. Kapag medyo malapot na siya, mas yung parang magsistay lang siya on top. So ayan, itabi na muna natin ito at palamigin. Okay, next. Ngayon naman ay i-cut natin ang luncheon meat. I-cut lang natin ito ng maninipis. Next ay prituhin natin ito. So, prituhin lang natin ito until mag-brown. Yung iba naman gusto nila crispy. So, nasa sayo yun kung ano yung gusto mong texture ng luncheon meat. Ayan. At kapag luto na ay hanguin natin ang mga ito.
Next naman ay magprito tayo ng itlog. Ayan, so next ay lutuin natin yung noodles. So eto, nagpapakulo na tayo ng tubig. Pag kumulo na siya, ilagay na natin yung ating noodles. Ayan, kumukulo na. So, lagay na natin yung ating noodles. Okay. So, lutuin natin yan for 5 minutes. And ayan, after 5 minutes ay kuhin natin yung noodles. Pero bago natin i-drain yung water, ay kuha tayo ng mga 8 spoons ng noodle water. Tapos ay i-drain na natin to. So ilagay natin dito sa bowl yung ating noodles. Okay. And then ilagay natin yung mga condiments. Ayan. So ilagay na muna natin yung water. Ayan. And then yung kanyang powder. Ayan. Tapos eto yung kanyang sauce. Okay. Alright. Ayan. Tapos i-mix natin yan. Okay, para sa box o lalagyan, eto na lang yung gamitin natin. Lipat natin dito yung noodles. Okay. Ang bango ng noodles na ito. Okay, next. So, same din yung pagluluto. Ayan. Okay, same bowl na yung gagamitin ko, ha? Ilagay natin dyan yung ating noodles. Tapos, ay ilagay natin to. So, buksan natin. So, same. Ilagay muna tayo ng yung noodle na water. Ayan. Tapos, lagayin natin yung sauce. Okay, yung step na to ay iba sa ano, sa package. Ito lang yung gagawin natin. Ayan. Tapos, yung kanyang cheese powder. Okay, next, itong times 2. And ito naman yung kanyang sauce. Ito naman ay pang-toppings na lang natin mamaya. And then, ay maglagay na tayo ng cheese sauce. Actually, pagka-mix mo ng noodles, ay pwede mo nang i-topping ang cheese sauce. Heto kasi sa akin dito ay sinabay ko yung tatlong lagyan. At ilagay na natin ang additional na topping. Ang ating itlog, toasted nori, at ang ating luncheon meat. At ayan, eto na ang cheesy samyang. Ayan, so ang titikman ko ay yung carbonara. So, ayan. Actually, ito lahat ay hindi ko pa natikman, itong klaseng noodles na ito. Dahil nga, maanghang at mahina ako sa anghang eh. Pero, kumakain ako ng gin ramen. Ano siya, alam mo yung masarap siya pero super anghang talaga niya. Alam mo yung hindi mo kaya yung anghang pero nga, masarap, very savory kasi. Yun yung gusto ko. So, eto ngayon. Tikman natin to. Ayan siya. Kuha tayo ng toasted na nori. Lagay natin dito. Ayan. Oh my God, ang dami. Kain tayo. Teka lang. Alam ko sa inyo, sisyo lang to, pero talagang maanghang siya, oo. So ako na hindi sanay sa maanghang. Sabi nila kasi kapag may cheese and milk, mababawasan yung anghang. Hindi ko siya mako-compare. Talagang naaanghangan ako. Pero masarap yung carbonara, no? Tapos yung cheesy siya. Dahil nga sa ating cheese na sauce.
Wait. Meron nga pala tayong itlog. And meron tayong luncheon meat. Ay! Masaya. Ayan, with egg. In fairness, bagay yung cheese sauce dito sa ating carbonara noodles. Yung pinsan ko naman, yung ginagawa niya, yung ano, yung pag niluluto yung samyang, naglalagay siya ng gatas at ng cheese. Ganon. So, okay din yun. Pero eto kasi kung gusto mo na marami yung gagawin, pwede mo ilagay sa aluminum tray, di ba? Or yun nga, kung gusto mo na pang negosyo, pwede ganito. Harap. Alam niyo, nakita ko lang to sa social media and yun nga, nakakatakam tignan. So kahit maanghang, sige go, gawa tayo. And yes, in fairness, masarap. At nagiging mas special siya dahil dun sa ating cheese na sauce. Dahil diba kapag maanghang daw yung nakain mo, mas maganda na may gatas. Ay, hindi naman to gatas, pero chocolate milk siya or ice cream nga daw. And again, pwedeng panegosyo talaga siya. Ano pa kayang pwedeng toppings na ilagay dito? I-comment nyo sa baba para malaman natin kung ano pang bagay dito. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!